Okay friends, magluto tayo ng pinakbit. Nakaluto na ba ako ng pinakbit before? I have no idea, pero yes, I'm gonna make another pinakbit kung nakaluto man ako before. So ayan, okra, beans, or that is a French beans, and then of course squash, bitter gourd, onion, garlic, tomatoes, and then of course the eggplant na sinusuko sa salty water. And then ang isa sa hugo is rotisserie chicken, mga friends, kasi wala akong na defrost na meat. Masarap sana ito with pork belly, masarap ito sana, pero since ito ang nandito sa bahay, andito ang easy, I meant, so ito yung gagamitin natin for this recipe today. Is very simple lang, no? Saka masarap. I don't know if my kids will love it. But since my chicken, so siguro pwede silang kakainin. I forget nga friends, kailangan kong maglagay ng kunting sauteed shrimp paste kasi wala ako yung bagoong na parang bagoong Ilocano na parang ano na siya, mga friends ba? Parang alam nyo na yun, yung parang watery na siya na pagkabagoong, wala ako niyan. And then so fish sauce na lang tayo ang isab natin kasi nakatikim ako ng pakbit Ilocano, mga friends. It was so good kasi may kaibigan nga akong Ilocana na magaling siya magluto ng mga, syempre yung mga ano nila, specialty nila in Ilocanos, masarap siya. So wala ako niyan, so isasab na lang natin ng shrimp paste na ito from Barrio Fiesta, and then with the fish sauce. And then so magsaute na tayo ng mag-add na tayo ng oil. Di nagluto din ako ng ano, mga friends, ayan. Mani. Ayan, simula na tayo, mga friends. Sana hindi kayo mahulog dyan sa kinalalagyan nyo. Kasi yung pinatungan ko ng maliit na tripod ko is not stable. Huwag kayong lilipad dyan. Mainit na kaya to, no? Kayong mahulog, mga friends. Ito talaga pag walang proper na lalagyan. May maliit akong tripod sa GoPro ko, mga friends, pero pinatong ko lang kayo sa pot. Sa malaking pot. Tala, para-paraan. Uy. Sana mainit na to. Let's try. Ay, pwede na. Mainit na. Garlic. Onion. Masarap to sa pork belly, mga friends. Yung ano, fried pork belly. Sarap ang pinakbit. Ayan lang. As always, lagi akong para-paraan kung anong pwedeng mabilis sa bahay na magamit sa loto ko. Yan ang ginagamit ko. Season it a little bit. Then, hanyan na natin. Tapusin yung
ibang seasoning. Pag malagay na natin yung ano. Okay, simmer tayo. Since wala akong beef broth mga friends or chicken broth, I'm gonna use the boil-on. Magiging broth na rin yan siya. And then isunod ko na rin yung mga ibang ingredients. Nauna lang konti si ano, si squash at saka si what happened? The what? Did what? Kuya did what? That's not nice. Sunod na to mga friends. Ang bango. Maglagay na ako ng kunting. Ay, hindi sana yung spicy para makakain yung kabata. Hanap ako ng sauteed shrimp paste na hindi maanghang. Kasi yung napakita ko kanina is spicy to. So, para makakain yung mga bata sa, at least maano nila yung sabaw. Then, I'm gonna put the non-spicy one. So, lagay tayo na konti lang mga friends. Kasi this is my first time na naglagay ako ng bagoong. Sana hindi siya maano. Ay, may texture siya. Okay, wait. I'm gonna finish this one. What about upstairs, babe? And then we're gonna put the chicken as well para ma-absorb yung lasa ni chicken. Are you hungry? Meron na siyang smell of ano mga friends? Shrimp paste. Uy, sarap nito. I'm 100% na ako lang ang kakain nito. Meron naman silang leftover chicken doon. Pero yung sauce nito mga friends, kids love it. Mmm. So good. Seems like I will not put patis mo. Ayan na friends. Ako ng kunting ginisa mix. Luto na yung rice namin. Meron pang leftover doon na chicken. Rotisserie chicken. Kasi di kumain yung bata o gabi. Pero itong sauce na yung mga friends and your kids love it. Kasi masarap. Let's taste this.
Yep. Pinakbit na pinakbit. Lagay kaya ako ng kunting ano, tapis na. In the house.